Nasa PICC po si COMELEC Chairman Andres Bautista para kumuha po tayo ng update ngayong nag-convene na sila bilang National Board of Canvassers. Chairman, magandang gabi po sa inyo. Ay, magandang gabi naman kasamang Weng at kasamang Eli at magandang gabi po sa lahat ng mga nakikinig. Apo, kumusta po at ano po yung assessment dito po sa 2016 elections? May mga aberya na napaulat at nakarating na po sa inyong tanggapan? Opo, pero alam niyo naman po yung aberya ay kasama yan sa kahit anong halalan, no? So ang tinignan po natin is paano natin maihahambing yung aberya ng 2016 sa 2013 at saka 2010. At sa aming pong unang pag-aaral, mukhang mas konti naman ang naging aberya sa ating mga vote counting machines, pati na rin po sa ating mga pagdideploy ng mga balota at saka election paraphernalia. Sana rin mas mababa yung election-related violence. Apo. So ito po at ngayon po, ang ating tinututukan So, Chairman, ito ay po yung mga ating transmission. Yung mga aberyang ito na nangyari ay sabihin natin na hindi naman ganun makakaapekto para maantala yung pagbibilang. Tama po yun. In fact, pagka titignan nyo nga ngayon, yung transmission natin ng mga resulta ay mas mabilis. Apa. So, ang gusto po sana natin is that pagising bukas ng ating mga kababayan, more or less, alam na natin kung sino mga nanalo. Apo. Sa mga iba't ibang mga posisyon. Apo, pero sa national ay mauna bukas sa chairman yung mga kumakandidatong senador at wala na pong mauna o 12 ho kagad ang kusakasakali na maipoproklama sabay-sabay na po. Depende po yan. Titignan po natin kung ang dami po ng mga certificates of canvass na aming matatanggap mula sa provincial at saka sa city level. At pag nakita nating medyo malaki na iagwat, eh di pwede na po tayo mag-proklama. Apo. So sa pangkalahatan ay sabihin natin, Chairman, na matagumpay naman po yung ating eleksyon at mas mataas ho ba yung turnout, yung dami po na mga bumoto kasi last election 74%. Nakuha po ba yung target natin na 75 to 80%? Well, sa aming unang pag-aaral, ang aming assessment ay baka pumalo nga po ng 80%. Mm-hmm. So, at saka sa pangkahalatang review, sinabi nga natin na mas maganda yung paghahanda ng COMELEC nitong 2016 versus 2013 and 2010, sana mas maganda rin ang resulta ng 2016 kung iahambing mo sa 2013 at 2010. Apo. Sa local level ay ngayong gabi, maaari na hubang makapagproklama o kung sino ang nanalo sa mga local position, Chairman? Pwede na po. In fact, alam ko yung mga ano post, marami na pong naproklama, no? At nakikita ko nga po, yung mga boto rin sa lokal ay pumapasok na rin ng pakonti-konti. Apo. At siyempre, ang pinaka-importante po ng resulta ng eleksyon, yung kredibilidad ng resulta at ano po ang inyong panawagan, Chairman, sa taong bayan na mga nakaboto at ngayon patuloy na nagmamasid sa pagpasok po ng mga boto at pagbibilang kung sino po ang mananalo dito po sa eleksyon, lalo na po sa pagkapangulo at pagka-vice-presidente. Well, siguro lahat naman tayo po ay bumoto. Nakita po natin yung resibo na naimprenta. At sa akin palagay naman, talagang tumutugma doon sa ating binoto. Kung kaya't yung sistema naman talaga ay mapagkakatiwalaan. At kahit na papano, kung ano yung mga lumalabas na resulta, ito rin naman ay parang tumutugma doon sa mga survey na nababasa natin. Apo. Chairman, salamat po sa inyong oras. Magandang gabi po sa inyo. Ay, magandang gabi din naman po sa inyong lahat. Yan po si COMELEC Chairman Andres Bautista.